Hi mommies and daddies, welcome back to my channel, Dr. Gan Montenegro po ulit. First of all, thank you very much dun sa mga bagong subscribers and thank you very much dun sa mga mommies ng patients ko for subscribing and watching the video. So kwentuhan tayo, madami kasing nagtatanong sa akin kung ako ba daw magpapabakuna for COVID-19. Ang pinakang maikling sagot is hindi. Na 2 weeks ago, kumuha na ng listahan yung hospital for all of the health workers ng hospital. Kasi yung City Hall, humihingi na ng listahan kung sino yung gustong magpapakuna o hindi. And hindi ako sumali. No, hindi ako nagpalista. So, next question. Bakit hindi ako sumali? Bakit hindi ako nagpalista? Eh, opportunity ko na yon, di ba? Opportunity ko na makakuha, mabigyan ng bakuna. It's a privilege. Well, first off, for me, I don't think it's a privilege. Ang basihan ko kasi it's more of scientific, no, rather than need. So, yung mga una kong sinabi sa mga kaibigan ko, magpapabakuna lang ako kung kailangan ko. If there's a need. So, ano yung posibilidad na kailangan ko para ma-force akong mabakunahan. So that's when kung kailangan kong, halimbawa, importante para sa akin na or requirement yung bakuna para makaalis, makapag-abroad, makapag-travel, then magpapabakuna ako. Pero kung hindi naman, kung hindi pa rin naman ako makakapag-travel, and most likely, ang international travel, everything will go back to normal. Most likely, late 2022 or early 2023 na talaga. So, natin asahan na magiging normal ngayong 2021. So, yun. Hindi ako magpapabakuna. Kasi, I have my reservations on the vaccines. So, alam niyo naman, I'm a pediatrician. So, umiikot ang buhay namin sa pagbabakuna ng inyong mga anak. And, sa lahat ng klase ng doktor na tumitingin ng pasyente, kaming mga pediatrician ang very well informed pagdating sa bakuna. I'm not saying na huwag kayong magpabakuna. Halimbawa, nasa listahan kayo, okay lang. No? I'm not saying na huwag kayong magpabakuna kasi yun yung sa tingin ninyo is kailangan ninyo yun. So kaya nga, sabi ko, kwentuhan lang to eh. Kasi this is more of a personal opinion rather than a professional one. No? Kasi pagdating sa COVID-19, masyadong malawak pa yung usapan. Hindi ang katulad ng dengue, for example, na memoryado na natin kahit nakapikit tayo, alam na natin kung ano yung dengue. Pero yung COVID-19, masyado pang madaming hindi alam. And I'd rather wait. No, so those of you who've been going to my clinic know na ever since nag-lockdown, hindi ako huminto ng pag-i-clinic. Tingin ako lang tingin ng pasyente. For the reason na yun yung sinumpaan namin. Yun yung trabaho namin. That's our role in society. Well, anyways, so yun, hindi pa ako magpapabakuna for COVID-19. It's already February 10. And there's a big chance na they will start vaccinating people
next week, if not this week. Okay? So halimbawa kayo, magpapabakuna ba kayo? Pag halimbawa nabigyan kayo ng opportunity na mabigyan ng maisali dun sa listahan ng mga magbabakuna, bababakunahan. Lagay nyo sa comments. Ha? So, Dr. Ganon Tenegro po, ingat tayo palagi. Bye-bye.